Hi guys! Good morning mga kapatid. Hello. Kamusta na kayo? Ito. Salamat sa Panginoon. Ayan. Nagising pa din tayo. Buhay pa. Thank you Lord. Tayo nga ang itong ginagawa natin. Nagkakatipon tayo uli sa bundok ng Sayon. At patuloy nating alalahanin yung mga biyaya na ginawa ng Panginoon noong paman, panahon pa ni Moises. Na hanggang ngayon kumikilos pa rin sa ating mga buhay. May paalala, may babala, may sumpa, may parusa, may pagpapala. Kompleto. Thank you Lord. Napakabuti ng Diyos sa buhay natin. Sa kabila may pinagdaanan tayo. Dadaan lang naman yan. Dadaan lang din naman tayo. Praise God. Thank you Jesus. Ayun ang pag-aralan natin ngayon mga kapatid. Salamat mga kapatid sa inyong pakikinig. Salamat sa inyong pag-subscribe at pag-like sa mga video na ina-upload dito sa channel na ito. Baga magkaiwa-iwarang ay hindi kami sumuko. Tuloy ang parangal natin kay Yahweh sa magitan ng kanyang salita. Kung ano mang pang-iitsus ni Satanas din sa ating mga ginagawa, bahala ang Panginoon dyan. Basta tayo patuloy lang maghasik ng binhi ng salita ng Diyos sa buong daigdig. Praise God. Thank you, Jesus. Salamat mga kapatid sa patuloy niyong pakikinig. Patuloy na pag-subscribe at like din sa mga video dito at patuloy na nagpapasalamat ako sa inyo mga kapatid at salamat na may naunawaan tayo dito sa salita ng Lord na binabasa ko laang. Hindi ko man maipaliwanag ng maiki sa inyo mga kapatid ang banal na Espiritu ni Yahweh ang magpaalala sa ating lahat at siya ang magpaliwanag kung hindi ko man mapaliwanag ng maayos. Praise God. Buhay naman ang salita ng Diyos, tubig na dumadaloy sa ating mga puso, na siya ang magbigay ng tatag sa ating lahat at makaalis ng uhaw natin spiritually. Praise God. Thank you, Jesus. Ayun ang verse of the day natin, mga kapatid. Ay, Exodus 6 verse, sana yun. 10 hanggang 12, ano sabi? Nang muli silang mag-usap dito si Yahweh at si Moses, mag-usap, sinabi ni Yahweh kay Moses, pumunta ka sa paraon at sabihin mong payagan nang umalis ang mga Israelita. Ano mga panahon iyon? Hallelujah. Kung ang mga Israelita nga ayaw makinig sa akin, ang paraon pa kaya? Oo nga naman, ano mga kapatid? Mga Israelita nga na, ang paraon pa ay hari, nga naman yun, ano? Ako'y hindi mahusay magsalita, sagot ni Moses. Hindi daw siya mahusay magsalita. Oo nga naman, tayo nga din naman, ngatal pa tayo magsalita, ano? Tapos, hanggang sa pagsisikap ng gusto nga tayong gamitin ng Lord. At gusto rin naman natin magpagamit sa Lord para ihasik itong mga salita niya. Praise God. Thank you, Jesus, na patuloy nga ang mga, kung ano yung layunin niya sa atin para, kung ano yung layunin niya sa atin para maparangalan yung kanyang banal na pangalan, ay nagagawa na natin ngayon. Purihin siya, pasalamatan siya. Thank you, Lord. Ayun. Ano sabi? Exodus pa din. 4 verse 11 and 12. Ayun. Hindi daw nga siya mahusay magsalita, sabi ni Moses. Oo nga naman. Yun nga kapwa mong gusgusin, ayaw kapakinggan sa panahong ito. Ayun pa kayang pupunta ka doon sa hari. Ay kahit nga yung hari, hawak ng Panginoong isip niya. Sabi nga doon sa kawikaan. Ayon, sinabi ni Yahweh kay Moses, Exodus 4 verse 11 and 12, sinabi ni Yahweh, sino ba ang gumawa ng bibig ng tao? Oo nga naman, ano? Ginawa ng Diyos yung bibig natin, tapos pagamit natin kay Satanas. Maninira at mangapi ng kapwa. Ayon, sino ba ang gumawa ng bibig ng tao? Sino ang may kapangyarihan para maging bingi o pipi ang isang tao? At sino rin ba ang nagbigay ng paningin at pag-alis nito? Hindi ba't akong si Yahweh? Abay, oo nga, ano? Marumpay ng lait ng kapwa niya dahil nga may kunting kapansanan. Na wala namang ginagawang masama sa kanya. Ayun, ang ginawa ng Panginoon, pinutulan siya ng paa. Hindi ka naman inaano, inang aapi ka ng kapwa mo. Ayan. Tunay naman ang salita ng Lord. Ano, kaya kung ikaw man ay kumpleto ang katawan, ay huwag kang sorry po, Lord. Ay kasi nga, alam ng Panginoon yun. Grabe ang... Tapos sisihin mo siya, ay ikaw itong pumili ng... Ayan, malinaw mga kapatid. Ang Lord ang nabigay sa atin ng bibig. Hallelujah. Huwag natin gamitin sa kasamaan kasi siya nabigay ba o pagamit kay Satanas. Kaya nga, lumakad ka na at tutulungan kita. Sabi ni Yahweh kay Moses, magsalita at ituturo ko sa iyo ang iyong sasabihin. Ayan. Kailangan pagka tayo ay inutusan ni Yahweh, tuturo niya sa atin na yung ating sasabihin.
Kaya nasa ilalim tayo ng kapangyarihan ng Panginoon. Kasi dalawa lang naman eh, kung hindi ka mapailalim sa kapangyarihan ng Panginoong Yahweh, mapailalim ka sa kapangyarihan ni Yahweh. Kaya kailangan tayo maging humble sa harapan ng Lord. Hallelujah. Kasi sa totoo lang, ay makapangyarihan din si Satanas, si Yahweh. Makapangyarihan din yan kung sa ating sarili. Hindi natin kayang daigin. Sarili natin, hindi natin kayang daigin. Tayo ngayon si Satanas eh. Hanggat hindi tayo pailalim sa kapangyarihan ng Lord kasi siya ang dadaig diyan. Una sa lahat yung mga Satanas sa puso natin sa isip natin, dadaigin muna ng Panginoon bago pa natin madadaigin si Satanas ng kapwa rin natin. Hallelujah, na nagpagamit. Kailangan magpagamit tayo sa Panginoon, huwag sa kaaway. Praise God. Thank you, Jesus. Ayun, sabi. Kaya nga, lumakad ka na. Sabi, tutulungan kita sa pagsalita. Tuturo ko sa iyo ang iyong sasabihin. Hallelujah. Ngayon, hindi na tayo naglalakad. Ano, mga kapatid? Sa magitan ng YouTube, ng internet. Na ipahayag ng Lord ang kanyang mga salita sa buong daigdig. Hallelujah. Salamat talaga sa Panginoon. Praise God. Ako, sa isip ko ay hindi ko maisip na maihayag ng Lord sa pamamagitan ko. Glory to God. Dalawa o tatlo nga daw ay pararangalan ng Lord ang kanyang balang pangalan. Kasi in salita naman niya at siya ay isa. Thank you, Jesus. Ayan, sino daw lumika sa bibig natin? Ang Panginoon, Yahweh. Kaya huwag natin pagamit kay Yahweh. Thank you, Lord. Ayan. Napakabuti ng Diyos. O nga naman, ano, yun nga mga tao, hindi malang nakikinig. Ayong hari. Pang, tama nga naman si, ano doon, sa kanyang paningin, sa ating paningin din na yun. Sipin mo. Exodus 3 verse 13 and 14. O nga, umarap ka sa, minsan, umarap ka sa kurti, ano. Lahat ng pandidikdik gagawin sa iyo ng kaaway. Tapos kakampi pa nila yung batas, ha? Kakampi nila yung mga batas ng lahi ni Paraon. Pero ang Diyos ay napakabuti. Pagtagumpayan pa rin natin. Kasi nga, ang Diyos nga ang kikilos. Kahit yung mga hukom na yan, hukom ng kasungalingan, hawak ng Lord yan. Kaya manindigan na tayo, mga kapatid, kung tayo man ay nakaranas ng, ano, hindi, tuturuan daw tayo kung ano natin sasabihin. Sabi doon, doon sa ating binasa. Exodus 4 verse 12, lumakad ka na, sabi, hindi na nga tayo naglalakad, kupulang tayo eh. Lahat ng ito ay may pinabang sa atin. Praise God. Ayun, sabi, Exodus pa rin, 3:13 and 14, sinabi ni Moises, pupunta ako sa mga Israelita at sabihin sa kanilang, ako'y sinugo ng Diyos ng aming ninuno. Ngunit ano po ang sasabihin ko kung itanong nila kung sino ang nagsugo sa akin? Sinabi ni Yahweh, ako'y si ako nga. Sabihin mo sa mga Israelita na sinugo ka ng Diyos na ang pangalan ay ako nga. Hallelujah. Ayan, ako nga. I am. Sabi nga Jesus, di ba ka? Hanggang 15, sunod. Sabihin mo sa kanila na sinugo ka ni Yahweh ng Diyos ng inyong mga ninuno, ang Diyos ni na Abraham, Isaac at Jacob, at ito ang pangalang itawag nila sa akin. Magpakailanman, si ako nga at si Yahweh daw. Praise God. Thank you, Lord. Sabihin mo daw, hanggang sa panahong ito, isinusugo tayo ng Panginoon, ng Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob. Hallelujah. Para wag tayo maligaw at mapunta tayo doon sa Diyos na si Paraon. Sinusunod ang sarili. At sa totoo lang naman, mga kapatid, mayroong mga taong masyadong mataas ang tingin sa sarili, tapos ang baba ng tingin sa kapwa. Ito yung si Paraon. Kaya pinalalahanan tayo ng Panginoon. Ayun, sasabihin daw na ako ay si ako nga. Ano sinabi nga ng Panginoong Jesus na I am daw. Nung nagkatawang tao siya, praise God, thank you Lord. Jeremiah 11 verse 5, praise God, thank you Jesus. Napakabuti ng Diyos sa buhay natin kasi ayun, mapasahin na natin. Bahala ang Panginoon mapatupad yan sa mga sinabi niya. Siya ang tayo nagtatanim lang, tapos nidilig niya, praise God. Jeremiah 11 verse 5, ano sabi ng Panginoong Yahweh? Sabi, sa gayon, tutuparin ko ang aking pangako sa kanila. Kanilang mga magulang na ipamana ko sa kanila ang lupaing mayaman at sagana sa lahat ng bagay na tinatahanan nila ngayon. Sumagot naman si Jeremias, upo Yahweh. Ayan, ipapamana sa atin ng Lord yung kung saan mo tayo ngayon. Eh di yung ibang pagkakas ay nangungupahan nga lang tayo ganyan. Oh, yung nakakapagbayad ka ng upa. Biyaya yan ng Lord. Na mayaman o nakakain ka araw-araw o wala nang makasitay pag-ari dito sa mundong ito. Lahat naman yan ay pahiram. O kahit sarili mo yung bahay, hindi mo yan sarili. Biyaya yan ng Lord na pinahiram sa iyo. May titirahan ka habang dito sa daigdig na ito.
O ang iyong mga mahal sa buhay. O lahat yan ay blessing ng Lord, pinahiram sa atin. Totoo pa rin daw niya. Lahat to may pangako ang Lord. Sa gayon, totoo pa rin ko ang aking pangako sa kanilang mga magulang na ipamana ko sa kanila ang lupaing mayaman at sagana sa lahat ng bagay na tinatahanan nila ngayon. Sumagot naman si Jonas, Opo, Yahweh. Tinatahanan tayo ng Espiritu ni Yahweh, yung lupain ng ating mga sarili. Maging masagana tayo at kontento sa buhay. Napakadaming ibig sabihin nito mga kapatid. Kung nananahan ang Panginoon sa ating mga puso, maging masagana tayo. Aleluya. At makontento ka nung mayroon. At tuloy ang hasik natin itong salita ng Lord. Para nga tayo ay magamit ng Panginoon, hindi tayo magamit sa Satanas. Ayun, verse 8. Subalit hindi sila nakinig, sa halip ay patuloy na nagmatigas at nagpaksama ang bawat isa sa kanila. Inuutos kong sundin nila ang kasunduan, ngunit sila ay tumanggi. Kaya naman ipinasasap ko sa kanila ang lahat ng parusang sinasabi ko dito. Ayan, nalasap ng parusa ng paraon yung sinabi dito ni Yahweh. Na hanggang sa panahon ito, kumalasap man natin yung kailangan natin, nagbalik loob sa Lord para nga tayo nga ay huwag maparusahan. Praise God. Ano sabi? Jeremiah pa rin 1:8. Sinasamahan tayo ni Yahweh. Ituturo daw niya sa atin yung ating sasabihin. Hallelujah. Ayun, sabi Jeremiah 1:8. Huwag kang matakot sa kanila sapagkat ako'y kasama mo at iingatan kita. Akong si Yahweh ang nagsasabi nito. Ayan. Isipin mo yun. Sinugo ka sa kapwa mo tao, tapos huwag daw matakot. Sinabi man ng Panginoon, may nabasa ba tayo na huwag tayo matakot sa mga leyon, sa mga, oh, hindi kaya. Sinabi niya, huwag daw tayo matakot sa mga taong iyan. Number one talagang nakatakot ang tao, mga kapatid. Pero, dahil sa biyaya ng Lord, niligtas pa rin si Remias, tayo ba rin, niligtas pa rin, ano, praise God. Sasamahan daw kita, sabi niya. Ito yung ginagawa natin, mga kapatid, sinasamahan tayo ni Yahweh, nakikinig tayo. Sinasamahan tayo ng Panginoon, nalulugod ang Panginoon kung tayo nakikinig, tapos ipaunawa niya sa atin na ay tama ka anak. Ayun sabi, verse 12, ano sabi? Tama ka, sabi ni Yahweh. Ay sa Jeremiah 1:12. Ang sabi ni Yahweh, sapagkat ako'y magbabantay upang matiyak na matupad nga ang aking mga sinabi. Hallelujah. Ayun, nagbabantay si Yahweh upang matiyak na matupad nga yung kanyang mga sinabi. Siya rin ang magpapatupad doon sa mga sinabi niya. Praise God. Thank you, Jesus. Ayun, sasamahan daw yung si Remias. Hanggang sa panahong ito, sinasamahan pa rin tayo ng Lord. Nakikinig ka man o nagahayak. Sinasamahan ka kung nakikinig ka para ipaunawa sa atin. Praise God. Tunay naman napakabuti ng Diyos. Ano mga kapatid? Thank you, Jesus. Ayun, sabi, Lucas 12 verse 12, sapagkat sa oras na iyon, ang Espiritu Santo ang magtuturo sa iyo kung ano ang dapat ninyong sabihin. Hallelujah. Ayun, hanggang sa panahong ito, ang Panginoon, ang Espiritu Santo ang tuturo sa atin kung ano ang dapat natin sabihin. Di ba sabi, Exodus 6 verse 12, sabi, sasamahan kita, sabi niya. Tuturo ko sa iyo kung anong dapat mong sabihin. Hallelujah. Thank you, Jesus. Ano sabi ulit dito sa Jeremiah 1:8? Sasamahan kita. So, huwag kang matakot. At iingatan kita. Ako ang si Yahweh nagsasabi nito. Ang tunay naman. Ano mga kapatid? Nakakatuwa ang Lord. Nakaka-amiss siya. Praise God. Na hanggang ngayon, sinasamahan tayo. Kung hindi baga, baka tayo nga ay umuwi na ng buti nga kung sa Panginoon ko umuwi ay kung doon sa impyerno. Hallelujah. Ayon sabi, Matthew 10 verse 20, hindi kayo ang magsasalita, kundi ang Espiritu ng inyong Ama ang magsalita sa pamagitan ninyo. Hallelujah. Kailangan natin ang Ama ang magsalita sa pamagitan natin. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Siyempre, yung mga magawa ng sama, Ama din nila yung nagsasama sa una para gumawa ng kasinungalingan na makuha na nyo. Di ba nga? Pag hindi ka kumilala sa Lord, ang Ama mo ay si Diablo, si Satanas. Sabi nga doon sa John 8:4. Kaya kailangan para tayo makalaya doon sa Diablo, si Satanas, ay kailangan natin magpasakop sa kapangyarihan ng Diyos at siya magsalita sa magitan natin. O siya daw naglikha ng ating bibig, isipin may paggamit pa sa Diablo. Kaya kailangan natin makinig ng maigi sa salita ng Lord at naku po, Panginoon ko. Minsan, pag mataas ang tingin sa sarili nila, natin, hindi si Yahweh ang gumagamit ng bibig natin. Eh, siya lang naglikha, tapos paggamit natin doon sa Diablo. O, di ba, sinong nalugi? Eh, di ba tayo?
Hindi daw tayo magsalita. Ako ng Espiritu daw ng Ama. Magsalita sa magitan natin. Wow! Glory to God! Hallelujah! Isipin niyo. Kailangan yung ating mga bibig, ipagamit natin kay Yahweh na siya naglikha. Sabi nga doon sa Exodus 4 verse 11. Thank you, Lord. Deuteronomy, ang haba. 18 verse 19, ano sabi? Sino mang hindi makikinig sa kanya na nagsasalita para sa akin ay mananagot sa akin. Ayun, mananagot daw. Ay, dugtong na rin natin to. Babala pa rin sa mga nagkukunwaring propeta. Ngunit ang sino mang propetang nagsalita para sa ibang Diyos o kaya'y nagkukunwaring nagsasalita para sa akin, subalit hindi ko naman inatasan ang propetang tulad nila ay dapat patayin. Ayan. Dapat to patayin. Ay, huwag naman natin patayin kung nakala natin hindi yung salita. Ang Panginoon nagsabi din siya ang gagawa. Sabi nga niya siya daw ang gagawa ng mga sinabi niya. Sabi si Jeremiah 1:12. Pero tingnan mo yung ginawa ng mga hunghang. Pinatay nila si Jesus kasi pag-intindihan nila si Jesus ay nalamangan sila mga inggit ba magpatid. Eh di ba naporsahan siya ang Panginoong Jesus dahil sa mga inggit ng mga Pariseo. Huwag tayong feeling dahil baka tayong Pariseong iyon. Ang si Jesus pa ang pinagbintangan nilang hindi daw galing sa Diyos, kinangkin daw niya na anak sa ng Diyos. Pero huwag ka, sila naman nagpaliwanag na darating daw yung Mesiyas. Tapos hindi naman pala naunawaan kasi sila nga ay mga mangmang, aray. Ayun mga kapatid, yung hindi daw nagsalita ng sinugo niya ay dapat daw patayin. Ang pag-intindi naman ng mga panahon ni Jesus, dapat lang patayin si Jesus. O diba ang baliktad ang mga utak. Pero ayun din naman kasi sa kasulatan ng mga patid. Ayan. Nakakatuwa ang salita ng Lord. Ano mga patid? Natuwa ba kayo? Siya, palakpak kayo kung kayo natuwa. Hallelujah. Thank you, Lord. Ang ating daw bibigay, huwag natin paggamit sa masama. Kasi nga, nilikha yan ni Yahweh. At sabi nga, di ba? Exodus 4 verse 11. Thank you, Lord, talaga sa mga salitang ito. May natutunan tayo, may paalala. Thank you, Father God in Heaven, sa mga salitang ito na pinabasa mo sa akin. Hindi ako nagsalita, kundi ikaw nagsalita sa pamagitan ko. Hallelujah. Purihin ka. Pasalamatan ka, Lord God Jesus, sa lahat ng mga biyayang ito. Salamat na tayo nakakapagsalita. Hallelujah. Kumpleto yung ating mga katawan, ang ating mga isip, normal. Ayun, mga reklamo natin. Ako, ang reklamo kasi ang laki ng ilong ko. Oh, ay kung ginawa kayo ng Lord yan maliit pero nakabaliktad. O, di lahat ng alikabok ay nasahod. O, pag umambun, i-shoot lahat sa ilong mo kung nakatingala. Maliit nga, nakatingala naman. Ang galing ng Lord, ano? Yung ating mga katawan, nilikha niya. Sama-sama sa bibig. Tapos pag lumabas, ay magabukod yung sabaw at laman. Ano? Ang saya ng buhay. Thank you, Lord. Tagang napakabuti ng Panginoon. O, tingnan mo nga yung mga alaga natin. O, yung mga aso o mga pusa. Ano? Yung lalaki, iba yung paglikha niya. Yung babae, iba din. Ang saya. Nakakatuwa ang Panginoon. Ano? Napaka-creative para ng Lord. Ano? Thank you, Lord, sa lahat ng mga bagay na ito na dati. Hindi natin ganong napapansin. Pero ngayon, napahalagaan na natin na lahat ng bagay. Nanilikha ng Lord. Tapos, napakahiwaga at napaka-makapangyarihan ng Lord sa kanyang mga nilikha. Pati yung paglikha niya sa ating mga bibig. Hallelujah. Kahit nagmumual tayo ng ngipin, bibig natin yan. Nilikha ng Lord. Minsan wala na tayong ngipin. Para ng manok yung ating mga bibig, ay magpasalamat tayo may bibig pa rin. Nanilikha ng Lord. Hallelujah. Ayan, napunta na tuloy kung saan. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Salamat mga patid sa inyong pagkinig. Nagpupuri at nagpapasalamat ako sa Panginoon sa mga taong nakikinig dito sa mga salita niya. Kasi siya naman nagsalita, hindi ako, binasa ko lang. Amen. Thank you, Father God in Heaven. Thank you, Jesus. Naway na parangalan ka namin, napapaurihan ka namin sa pagitan ng aming pag-share at pagpakikinig nito mga salita. Purihin ka, pasalamatan ka sa lahat ng oras. Thank you, Lord. Hallelujah. Amen. Thank you, Jesus.